Ayun, so 9:15 na po. Again, good morning po. Thank you for attending this product awareness training and orientation. So, this is, our group po is Optimus Fiber Solutions Inc. And I am Rochelle, part po of the strategy and planning team. Now, here with us also is Ma'am Rafaela's, Ma'am Rafaela Owabel. Siya po yung magdi-discuss sa atin ng ano nga ba yung bida, ano nga po ba yung magiging process ni Optimus. Later on, magsasalita din po siya. And with me also is Ron. So, part of my team po sa strategic and planning team. Ngayon po, bukod sa amin, bago po tayo mag-official start. So, I assume this is all from C4N2. Baka po pwede tayo magpakilala isa-isa. Siguro po, start tayo kay Ma'am Jocelyn. Siya po yung nauna kanina. State your name and ano po yung affiliation or designation niyo po kay C4N2. Ma'am Jocelyn? Or anyone po from C4N2 na pwede pong initial na magpakilala, wag po tayong mahiya, tayo lang din po dito. Hello po, ma'am. Good morning. Hi, ma'am Jocelyn. Good morning po. I'm Jocelyn Gabo po, agent po ng C4N2. Okay, ma'am. Noted po. Thank you. Next po. Thank you po. May magbo-volunteer po ba? Or ako po ay magre-recitation? Isa-isa po ba magtatawag? Ayan. Go, ma'am Leia. Good morning po, ma'am. I'm Leia A. Marasigan po, one of the agents of C4N2 IT Services po. Okay, ma'am. Thank you po. Next po. Ayun. So, tatlong girls na po ito. Ma'am Jocelyn, Ma'am Dania, Ma'am Leia. Next po. May dalawa po po tayong naka-join. Pwede magpakilala? Sige po, Sir Erin Nold. Naka-mute. Sir, naka-mute ka pa. Sorry. Kita lang kita sa video. Wait lang po. Subukan natin na. Okay. Hindi pa yun. Yan, mukhang typing si Sir Erinold. While typing, lastly po, ito pong isa nating account ng C4N2. Sino po ang ating joiners dito? C4N2 IT Services. Ayan, Sir Erinold, di ka na po nakamute. Okay po, ma'am. Sorry. Okay lang, sir. I'm Erin Lara from Occidental Mindoro. Ano bang tawag dito? Mukhang ready to. Sir, from C4N2 din? Apo, C4N2 po. Mukhang ready to expand na agad tayo sa Oxy, ah. Anyway, sir, sige po. Maganda opportunity to para malaman nyo din po ano yung product. Okay, thank you, ma'am. Thank you for attending, sir. Layo mo. Lastly po, sa C4N2 IT Services na account, sino po ang gumagamit or sino po ang currently nakikinig ngayon? Sorry na kayo po ay nag-unmute, pero baka po nagsasalita kayo, wala lang po kami marinig. Sige po. Para lang po magdaradiretso na tayo. Later on, mamaya po malaman namin sino yung gumagamit ng account ng C4N2 IT Services. So ayun, I think, yes ma'am, hindi po kayo marinig. Sorry ma'am or sir. Patype na lang po siguro ng name po kung sino po or ilan po yung gumagamit or nakikinig dito sa ano
sa C4N2. Question na lang din po, meron po bang from admin team ng C4N2? Or puro agents po tayo dito? Ayun, si Ma'am Sel. Okay po, at least meron po tayong from nasa field saka sa admin team. Ayun, so good morning everyone. So let's officially start this orientation. I will be giving the floor to Ma'am Rafa po to start po this morning session. Thank you. Hello po, good morning. Ako po pala si Ms. Rafa or Rafael Awabal po. Ako po yung mag-handle mostly ng back office po, all processes po from application pag nakapag-upload na po tayo up to closing. So kami po yung magmamonitor nun with sales admin. So thank you po Ma'am Rochelle. Ma'am Rochelle, mag-start na po ako for the orientation. Yes ma'am, proceed na tayo. Thank you. Okay po. So since confirm ko na po, lahat po ba is familiar na with Converge? If ever po na familiar na and shy type tayo, di tayo nag-open ng mic. Pa-heart na lang po, pa-heart react. If familiar po tayo with Converge. Heart react lang po. Para lang, yan. So, thank you. Si Ms. Jairan Soron. Ay, kayo yung mga insiders. Yan, si Sir Erlino. Si C4N2 IT Services. So, thank you po dun sa mga nag-heart. So, yung other po ba, other na nag-join po, hindi po ba tayo familiar with Converge? So, Ma'am, I think all agents natin kay C4N2 existing FiberX. FiberX. Okay, yeah. Sige ma'am. Sorry, di ko kasi, di pa po ako masyadong familiar with C4N2. So, since po, may knowledge tayo or background with Converge, mag-direct na po ako with Bida Product. So, pasensya na po, medyo, talaga yung boses ko, medyo masama lang talaga yung pakiramdam ko ngayon. So, si Bida po ang plan natin na pinrovide the Converge para po sa pamilyang pangmasa or ito po yung pinakamababang plan natin na under Converge po. On the internet para sa buong pamilya. So, so hindi ko na po ipapapresent since kilala naman na po kayo ni Ma'am Rochelle, so mag-proceed na po ako sa ating training. So yung training objectives po natin ngayon is to learn more about the product po with the fiber. Hindi ko na rin po masyadong i-elaborate. So since may experience na nga po tayo and sabi nga po ni Ma'am Rochelle is lahat po tayo ay dati ng fiber Go Fiber agents. So, hindi ko na rin po ipoproceed itong mga technical knowledge since yun nga po, may background na tayo with Converge. So, yung mga reason din kung bakit hindi po tayo nakakabitan since nga po, may idea na nga daw. So, i-skip ko na po itong mga reason. Ano po. So, yung target market na lang po natin is mostly since Bida po is a residential plan. So, yung residential client po and yung mga middle class. And yung mga hindi po, kumbaga hindi naman po masyadong kailangan ng internet. So, yung mga minimal use lang yung ginagamit nila, ito po yung ina-offer natin ngayon. So, si Bida Fiber po ay 888 yung plan niya. So, yung first cash out po natin na ginagamit is for security deposit. So, baka lang magkaroon po tayo ng confusion kasi nasanay po tayo with FiberX na yung ating first payment is advance payment. So, ang difference lang po niya with 888, security deposit po yung binabayaran natin or ipapabayad natin kay client once po na nag-start siya. So, si 888 po, yung kanya pong service fee compared with FiberX is mas mura rin po. So, 1.5 lang po yung setup fee or installation fee po natin with Bida. So, ang ating choice po is outright or yung pong first cash out natin is 1,500 na installation fee or setup fee plus yung advance payment or mali po itong naka-indicate dito, security deposit na po ito. So yung security deposit is 888 po.
So, ang total outright po natin is 2388. Kapag po ika-cash out nila yung payment for installation fee. Then, once installment naman po, 888 lang as security deposit po. Mali na po ito, hindi po updated yung aming file. Pero ito po is security deposit, yung ating first cash out. Then, yung ating pong installment installation fee is madedivide into 18 months. So, magkakaroon po ng additional po na 100 pesos per month. So, yung magiging monthly po ni client within 18 months is 988 po. 888 as yung kanyang monthly service charge or service fee, then plus 100 pesos po para po doon sa ating installment installation fee. Kaya naging 988 po. So, yung speed po, ang speed po ni Vida is up to 35 Mbps po. Then, kailangan din po natin malaging banggitin sa client, magbebenta pa lang po tayo na ang gadget po natin capacity is up to 6 gadgets lang po. So, itong Vida po is para lang dun sa mga maliliit din po na pamilya or kung medyo malaki man, ang gadget lang po na capacity niya is up to 6 gadgets. So, kung may pang 7 gadget po na gusto makakonect, may kailangan pong isa na mag-disconnect para makapasok po yung isa pa nating gadget. So, up to 6 gadget lang po si Vida. So, if may question po kayo, interrupt na lang po or mag-raise ng hands para po masagot ko po yung tanong. So, since naka-security deposit po tayo doon sa 888 niya, hindi po ito connected doon sa ating payment, doon sa monthly ni client. So, yung 888 po na ito is refundable after 36 months contract. Kasi sabi po dito, ang plan term natin is up to 36 months. Yun din po yung difference niya with GoFiber. Si GoFiber po ay naka 24 months. Si Vida po is naka 36 months. Pero baka ma-confuse din po ulit tayo. Kasi yung installment installation fee niya po is up to 18 months lang. So half lang po nung kanyang term, yung kanyang payment para dun sa installment installation fee niya po if yun po yung pinili ni client. So, any question po before po ako mag-proceed sa next slide? If wala po, pa-heart react na lang po ulit. Para ma-confirm ko na po if okay na tayo at kung gising pa po kayo. Ayan. So, simulki siya. Ayan. So, okay po. Ayan. Thank you po dun sa mga nag-heart react. So, move na po ako sa next slide. So, dapat po nating tandaan na bago po natin din bentahan yung ating mga client, ang LAN port po natin ay naka-disable. Lahat po ng gadget is connected lang through Wi-Fi. So, wala po tayong LAN. So, kung ang kailangan po ng client is mag-connect yung mga PC devices niya, yung mga computers or yung laptop, kailangan ng direct connection sa LAN, hindi po ito natin magagamit kasi naka-disable po. Then, kailangan nga po magbayad ng client for security deposit po. Para po ito ay part ng rule natin as security deposit. In case po na magpapa-disconnect si client, hindi na po niya marirefund. In case po na under contract pa si client and nag-disconnect po siya, hindi na po niya makukuha yung kanyang security deposit. Pero once done na po yung contract after 36 months, refundable po. Kung after contract gusto niyang ipaputol, pero kung gusto niyang i-proceed, andun pa rin po si security deposit, hindi po siya magagalaw. So, skip ko na lang po yung competitive side kasi sanay naman tayo. So, sa requirements po, ang requirements po natin is isang government-issued ID lang. So, any government ID po or itong naka-flash po sa screen, ito po yung mga IDs na kailangan po natin i-provide. So, hindi po tayo nag-a-accept ng mga company ID or kung nagtatrabaho man po sa government si client, pero ang inisyo po niya is employee ID, kahit na nagtatrabaho siya sa government, hindi pa rin po yun government-issued ID. Ang kailangan po natin is yung government-issued po. So, ang kailangan lang po natin i-take note, kung yung service address po na i-installan natin, dapat po same siya sa government issued ID na pre-provide. For example po, nag-issue si client ng ID. Yung ID niya po is
naka-address dun sa bahay kung saan po natin ikakabit yung kanyang application, dapat po same sa i-upload natin na details yung details po na nasa ID niya. Kung hindi naman po ito parehas, kailangan nyo pong mag-provide ng proof of billing. So, si proof of billing naman po is reference lang po natin para dun sa tamang address ni client. Kung mali po, for example po, sasabihin kasi yung sa FiberX natin, kailangan minsan nakapangalan sa kanya yung proof of billing. Sa atin po, sa BIDA, hindi po natin kinoconsider yung pangalan sa proof of billing. Ang kinoconsider lang po natin doon is yung address. So, yun lang po yung option natin. Kapag hindi naka-address sa ID ni client, yung ating service address kung saan siya i-installan, saka lang po tayo nagpa-provide ng proof of billing. Regardless po kung yun ay nakapangalan kay client or hindi, kailangan lang po natin ng proof of billing para po sa validation ng address. So, if ever po, kung ano po yung mga provided natin na requirements, yun na lang din po yung input natin na details sa ating application. Kasi once po na may nag-iba dyan, kahit lot number lang, i-compliance po natin yun. Kailangan po, kung ano po yung provided natin requirements, yun din po yung nasa application natin. Tapos, dapat po hindi complete name yung nasa application form. So, minsan po kasi hindi na tayo gumagamit ng application form kasi paperless naman po tayo with BIDA. Pero for your reference na lang po kung gagamit po kayo ng application form. So, kailangan daw po yung ID rin natin is updated and hindi po expired. And yung address po sa ID ay dapat nga po naka-match sa installation address. So, any concerns po or comments or questions para bago po tayo mag-proceed sa next slide? If wala po, heart react na lang po ulit para po mag-proceed na po. Ayun. Anyone po from C4 and 2? Si Ma'am Rafa pa naman po ay nagpapa-exam mamaya. Opo, may revali na po tayo. So, any question po? Kung wala, kasi baka mamaya, ayan, Sir Erinald Lara. Mag-unmute ka, sir. May question ka, sir? Sir, sorry, nakamute ka ulit. So, ang need po ay ID with address. Or, sabi po ni C4N2 IT Services. So, ang need po ay ID with address or proof of billing ang i-upload. Kapag ma'am, pag sir or ma'am, hindi po naka-address dun sa ID, additional lang po si proof of billing. So, yun lang po yung other reference po natin para ma-validate po yung address po. So, ID and proof of billing if yun nga po, hindi naka-address dun sa ID yung ating installation. Yes po, Sir Erinol? Hindi ko lang kayo hindi ko lang po kayo makita sa screen ko. Ano yung, may question po ba kayo, sir? Wala pa naman. Wala pa naman, sir. Ayun. So, nasagot ko na po ba C4N2 IT Services po yung question? Proceed na po tayo. Ayan, okay na daw po. So, yun lang naman po yung kailangan natin, ID, and kung naka-address naman po yung service address natin dun sa ID, same lang po nung i-installan natin, hindi na po natin kailangan ng POB. Pero kapag po hindi parehas, yung in-input mong details ng address dun sa ID, saka po kami manghihingi ng POB or dapat po mag-provide na kayo ng POB ni client po para ma-proceed na din. So, proceed na po ako. So, paano ito na po? Yung paano kung hindi match ang address, kailangan mag-provide ng proof of address or proof of billing. Or in case po na walang proof of billing, for example, may mga scenarios po kasi tayo na ang mga bahay is bagong gawa pa lang, wala pa daw po silang proof of billing. So, kailangan po ng barangay certificate of residency. Yun lang po yung pinakang list na kailangan nating mag-provide. Pero hopefully, halos lahat po ng bebentahan natin is may ano na, proof of billing po. So, yung terms and condition po natin is, since nga po paperless po tayo with BIDA, ito po is printable naman po. So, if in case gusto niyo po mag-request, mag-forward naman po siguro si Ma'am Rochelle
Tama ba, ma'am? Sa inyo naman galing? Send ko na, ma'am, ngayon. Dun sa GC ng C4N2. Okay po. So, ayun, ma'am. Ayun po. Meron naman po yung kasamang form kung gusto po mag-fill up ni client. Kung gusto niya po ng form para po may reference siya or sa partner rin po kung gusto niyo rin po may reference kayo. Pero sa amin po, sa validation team, hindi na po namin, kumbaga hindi namin nire-require. Optional lang po ito kung gusto lang po ni client or kung gusto lang po as agency or agent. So, meron po tayong optical, kailangan din po nating advice. Same lang din naman po with FiberX na yung ating pong modem is pahiram lang. Palagi po nating i-advise yun sa client kasi marami pong client na binibit-bit yung modem natin. Kasi yung modem po natin, lagi pong may mga client tayo na sasabihin nila nagbayad sila ng installation fee. Pero yung installation fee po is para lang po dun sa cables and dun sa installation fee na na payment natin sa mga technician, hindi po connected dun yung modem. So si modem po is palagi nating advice na ito po ay pahiram lang. Hindi po ito kasama sa binayaran nila or yung installment installation fee na babayaran nila. So ito po ay once po na ayaw na nila ng ating service, kailangan po nilang itong i-return or ibalik po sa atin or sa technician natin. So meron din po tayong option kasi since yun nga po, pangmasa po si Bida, meron po tayong kahit na in terms pa po tayo or under contract pa po si client, meron po siyang option to request voluntary temporary disconnection po. So ito po ay may bayad nga lang. 300 pesos po yung kanyang babayaran kapag ipapa-voluntary temporary disconnection niya po. So may option po siya kung 30 days or 90 days. So magbabayad lang siya ng 300, mapuputol po yung kanyang connection, hindi po siya mabibilan. Then pwede niyo pong ipareconnect ito ulit na magbabayad ulit siya ng another 300 pesos. Ito lang naman po is way para po ma-stop yung bill ni client kung may mga moment na hindi po sila makapag-payment. So yung pre-termination fee po natin is pwede naman po sila magpa-disconnect kung ayaw na po nila yung service. Yun nga po, pwede po natin i-permanent disconnect yung account. Yun na lang po, kailangan niya po mag-payment no kanyang remaining months and yung monthly service charge po. Yan. So, if may question po pa, interrupt or pwede kung shy type po tayo, pwede po kayo mag-chat po sa chat box natin. So, next po. Ay, ito po yung old billing cycle. So, payment centers na lang po muna. So, yung payment po natin is, ang real-time payment po natin mostly na ginagamit is GCash and 7-Eleven. Yung other payment centers po kasi, although sabi nila is real-time, as our experience po is medyo nagkakaroon tayo ng delay. So, yung mostly suggested po namin is GCash and 7-Eleven po. So, pero kung may option po si client na gusto nila any other payment center, kailangan lang po natin banggitin na yung posting po nito is baka umabot ng 2 to 3 banking days, like po dito sa online bill payment po natin dito sa right side. So, if in case po dyan sila mag-payment and yan lang po yung option nila, kailangan po natin i-advise na, yun nga po, tatagal ng kaunti yung kanilang job order. So, baka mali po ang activation ng kanilang installation. So, sa ngayon po, ang process po kasi natin is kapag may account number na, saka po namin siya i-dispatch na for visitation po kagad. Yun nga lang po, inabot pa po tayo ng 3 to 7 days yung visitation para po dun sa waiting for payment natin. So, pag may account na po tayo, saka po na i-visit muna or isa-survey muna ng technician bago tayo mag-proceed po dun sa payment. So, ito po yung sample po ng ating SOA. So, ito po ay luma kasi kaya hindi ko nagpapresent. Yan. Ito po yung selling flow po natin. So, yung preparation po natin, kailangan natin i-prepare yung ating sarili before po tayo magbenta. Then, greeting and introduction. Kailangan po natin laging i-greet muna si client and introduce muna yung sarili natin bago po tayo mag-selling. So, kailangan po natin i-identify yung needs and yung handling ng objections ni client. Then, i-present natin yung ating product and yan, and so on and so forth po until mabenta natin si client. Hindi na po ako, since sanay naman na po kayo
magbenta ng ating bida. So, client profiling po, yung occupation ni client, kailangan din natin i-note po. Kasi mostly nga po na client natin is yun nga po yung mga sabihin natin na pangmasa nga po, hindi masyadong nakakaloob-loob sa buhay. So, yun po yung kinoconsider natin kay bida. Skip ko na po itong mga acting moments. Ayun, wala na pala. So, balikan ko lang po yung ating billing. Wait lang po. So, yung lagi pong tinatanong ng client after... Sorry, excuse lang po. Inibang ito. Yung lagi pong kino-confirm ng ating client pag po after natin silang mabentahan, palagi pong possible kukulitin kayo ng client dun sa first bill niya. So since lahat nga po dito is FiberX, nagbebenta na ng FiberX, same lang din po yung bill niya, yung billing period niya, yung 4 cycles. Aware po ba tayo dun? Yung 4 billing cycles ng FiberX? Kasi ito po yung paniguradong tatanong sa inyo ng client after nilang ma-installan. So, yung 4 billing cycle po ni client, ito po yung ginagamit po natin. So, meron po tayong from installation date po natin. So, yung 4, sorry po, naubo kasi ako, kaya minumit. So, meron po tayong 4 billing cycles. From activation date po natin, na 1 to 7, ang cycle po niya by the next month is from 8 to 7 of the next month. So for example po, na-installan po siya ng October 5, ang kasunod na po niyang bill is by October 8 to November 7 of the month. Then, baka kasi magtaka po yung mga client natin. Sorry po, excuse me. Ayun, habang si Ma'am Rafa po ay may inaasikaso lang na saglit. Bago po tayo magtuloy sa billing cycle, bago po natin officially discuss to, baka po meron kayong questions, concerns dun sa mga previous discussion natin, previous slides na pinresent ni Ma'am Rafa. Pag wala po kayong question, ako po ang magtatanong. Ayan, gusto ko yan, Sir Erinald. Sige po, ikaw naman, sir. Tanong ko lang, ma'am, dun sa una. Yung tungkol po dun sa, di ba, ang plan po nila ay 888. Yes, sir. Tapos, ang installation niya ay 15. Yes, sir. Pagka upfront nagbayad, pag outright. Ibig sabihin, ma'am, bago sila kabitan, magbabayad muna po ang client ng 2,388? Yes, sir. Good question. Pagka po magbabayad po sila outright ng service fee or na installation fee, tama po, 2,388 ang babayaran. Pero, sir, ang ating installation, meron naman po siyang option, dalawa. Staggered payment or installment na payment or outright. Pag outright, 2,388, pero po pag po installment ang pinili nila, 888 lang, sir, ang initial babayaran nila. Kasi yung 1,500 na dapat upfront ibabayad nila,
hahatiin po natin ng 18 months. Yes po, 18 months na isa-isandaan. Opo, ibig sabihin po ma'am, pwede po wala ng installment. Yes sir, pwede pong installment. At okay, yung isandaan po nila sir, magsisimula lang sa billing sa susunod na buwan. Ibig sabihin, ang una nilang babayaran muna ay 888. Opo sir, pag nga lang sir nag-upload, pag nagbayad tayo through GCash, may 10 pesos lang na additional transaction fee. So, 898. Okay ma'am, kasi para maliwanag po na... Opo. Kasi minsan di ata may nagtanong din sa akin kung libre po ang takabit eh. ang parang naging sistema sir, hindi man di siya libre pero mas pinatagal lang natin para kung wala pa silang budget na 1.5 agad-agad, hatiin natin ng 18 months. Yun nga lang sir, pagka dahil installment ito, 18 month, 1.8 papatakan. Pero matagal naman nilang babayaran. Okay. Isa pa ma'am. Sige sir. Ano daw po yung service provider natin? Ang service provider natin, sir, si Converge. So, si Bida po, si Bida Fiber po ay isa sa lowest plan ni Converge. Ibig sabihin, Converge po yung ating service provider. Ang product po natin yung Bida plan. Yes, tama sir. Apo. Tama sir. So, compared, ang initial kasi na mga nilabas na product ni Converge, so FiberX, Flexibiz. So, ito yung mga fiber plans ng 1.5, 1.250. Ngayon, sir, mas pag 1.5 or 1.250 plans, yung mga higher plans, wala po tayong limit pagdating sa bilang ng users or nakakonect na gadgets. Kay Bida, mura po ito, 888. Ang ano nga lang natin, sir, up to 6 devices ang pwedeng kumonek. Apo. Pero yung kanya, ma'am, yung bilis ng kanya, yung speed niya, di ba 35 lang? Yes, sir. Yun din yung difference. 35 Mbps, pero kung iti-check naman natin, sir, 35 divided by 6, malakas pa rin eh. Apo. Meron pa, sir, though hindi naman ito yung platform to discuss, isa pa po sa product ni Converge, mas mababa pa pang plan ay bukod sa Bida, meron pang S2S. Baka naririnig niyo yun. Prepaid naman po yun. So si Bida, postpaid plan, murang plan siya sa postpaid, pero meron pang prepaid which is S2S. Ibang product naman na po yun. So sa ngayon, ang binibenta natin, sir, Bida Fiber. Apo. Yun, may clarification pa, sir? Okay, may analyst po, ma'am. May analyst po, tanong. Takot ka, sir? Baka ako magtanong, ha? Okay lang. Apo, that's good, sir. Anyone po, from others, baka may question pa po. Or malinaw na po tayo bago po ulit mag-take over si Ma'am Rafa sa billing. Ayun. Kung wala na po so far, Ma'am Rafa, okay ka na ulit? Yes po, ma'am. Ayan, sige po. Ayan. So, balik po tayo with billing. So, if in case na po may question po ulit kayo, pwede po kayo mag-interrupt. So, kagaya po nito, yun nga po yung sample natin kanina. From activation date ng 1 to 7 of the month, ang kanya pong billing cycle is 8 to 7 of the month. So, every 8 of the month po niya marireceive yung billing niya. So, for example nga po, anong araw ngayon? Tapusin ko na lang ito muna. For example naman po, activation date niya is every 8 to 14th of the month. Ang marireceive niya po yung bill niya is by 15th of the month, then yung next billing cycle niya po is every 15th to 14th of the month. And same with another cycles po. So for example, nakabenta po tayo and na-installan ka agad, for example, ngayon din po. So dito ko na lang po sa side ilalagay para makita. So for example po, activation date po natin is October 9, 2023. So, na-installan po siya ng October 9, 2023. So, yung bill po napapasok po sa kanya, 19 pa lang ngayon. So, pasok po siya is sa third cycle kasi 15 to 21st of the month po yung activation date. So, from October 19 to 21 yung magiging bill niya po. So,
since October po, kailangan din natin i-consider for prorated niya. Ito po is prorated bill. Prorated. So prorated bill niya po is by October 19 to 21. Ulitin ko po, nasa third billing cycle po tayo kasi activation date niya po is October 19, pasok po siya sa October 15 to 21st of the month. So prorated bill po ni client is October 19 to 21. So ibibilangin lang po natin yung days na yon. So from 19, 20, 21. So ilang days po yon? So meron po siyang 3 days. So yung 3 days niya po, since October po, i-consider po natin yung daily ni client is kung ilang days po ang meron sa loob ng isang buwan. For example, October po, ilang days po yung meron sa October. So sa October po, kung makikita po natin sa calendar, makikita ba yung calendar po? Hindi pala. So for example po, sa calendar natin, ang October po ay may 31 days. So i-divide lang po natin yun, 888 divided by 31 days po. So meron po siyang 28 pesos na consumable per day. So yung nakakonsume lang daw po ni client dun sa loob ng October is 28.65 pesos. So since may 3 days po siya na prorated dun sa kanyang activation date, ulitin ko po, third billing cycle po tayo kasi October 19 na-activate si client. So ito times lang po natin yun. So 28.65 pesos times 3 days po. So yung prorated po ni client is 85.93 pesos lang per day po. Round off ko lang ito. Yan. So ito po yung So ito po yung prorated bill ni client. Ito po yung consumable niya per day dun sa loob ng October. So, for example naman po, ang additional pa po dito, sabi po kasi dito, ang billing cycle niya is every 22nd to 21st of the month. So, yung consumable niya po dito is 19 to 21. So, yung kasunod na po niya na magiging bill is October 22 to November 21, 2023. So, yun na po yung next na magiging bill ni client. So, from October 22 to November 21, ito po yung kanyang first bill. So since po siya ay naka 888 lang po yung input natin. For example po, naman po si client is naka-installment installation fee, yun po yung additional niya. So magiging 988 lang po ito. So for example, lagyan po dito natin ng ito ay naka-outright. Ito naman po yung naka-installment. Installment installation fee. So, yung first bill po na marireceive ni client so yung first bill po na marireceive ni client by 22nd of the month, so kaka-install lang po niya yung October 19. 3 days pa lang, naka-receive na kagad siya ng bill. Siyempre, magugulat po si client. Kasi, 22nd of the month, naka-receive na kagad siya. Kung siya'y naka-outright, ay sorry, baliktad pala. So, kung siya po ay naka-installment installation fee, yung marireceive ka agad niya after 3 days of activation niya, ay makaka-receive na po kagad siya ng 1,073.94. Pero kung naka-outright naman siya, kung binayaran niya installment installation fee, ang marireceive niya po sa first bill niya is 973.94. So magtataka po si client, sabi niyo 888 lang, bakit ganito yung bill ko, lampas-lampas pa, tapos kaka-install ko lang, hindi pa naman siya nagagamit, tapos ganyan kagad yung bill. Kung hindi po natin na-explain kay client, possible ganun lagi yung nagiging reaction natin sa first bill ng client. Bali, ang lagi lang po natin i-advise, ito po ay advance billing lang. So, yung 888 po is advance billing ng consumable po ito after
sorry, consumable po ito dun sa ating, sa loob ng ating billing cycle. So, kailangan po natin i-advise na yung next billing niya is by November 22 na. Normal na po yun kung siya ay naka-installment, 988 na lang po yung marireceive ni client. And kung siya po ay naka-outright, 888 na po yung marireceive ni client. Yun na lang po, since ito po yung first bill ni client, since ito po ay parang considered to bill na, may possibility po na kung hindi siya nakapag-payment, ay maputulan po siya within 25 days. Yung due date po kasi ni client, due date. Sabi po dito, ang due date ni client is 20 days after cut-off. So, yung cut-off po kasi natin is yung 21. So, kailangan po nating bilangin yun na from 21, October 21, up to 20 days. So, yung from 21, bibilangin po natin yan ng 21, 22, 23, after 20 days. 1, 2, 3. So, yung ika-20 days po natin for due date ni client is sa, sorry, nababa. Is sa ika-10th of the month. So, November 10. November 10 po. Ito po yung due date ni client. Kung hindi po siya makapag-payment within October, November 10, since ito po yung due date ni client, siya po ay ADS or mapuputulan po after 5 days daw. So, by November 15. So, November 15, siya po ay ma-ADS. Pero, since yun nga po, for example, hindi pa rin nakapag-payment si client within 30 days, kasi may 30 days lang po after yung permanent disconnection date po natin. So, from November 15, after 15 days, so possible by December 15. Ito na po yung PDS date niya. Yan. PDS na po siya by December 15. So, kailangan po natin din i-advance si client na ito po yung kanyang magiging billing cycle para i-expect na po niya na medyo malaki yung babayaran niya sa first bill since meron nga po tayong prorated. Pag sinabi po natin prorated, ito po yung bill na nagamit na ni client. Then, yung first bill po natin, ang tawag po dito is advance billing. Hindi naman po necessarily na kapag naka-receive sila ng bill, is kailangan na nilang bayaran. Kailangan po nilang bayaran to kapag naka-receive sila ng bill is before 20 days after nilang ma-receive yung bill para hindi po sila maputulan sa ika-25th day po. So, yun po yung billing cycle po natin. Ang inaging example po natin is itong third cycle po. So, may question po ba kayo or gusto niyo po ng isa pang example dito? Ayan, sir, ano ba, Dania C4. Sige po, ma'am. Wala po tayo, ma'am, reconnection fee. Kailangan lang niya, ma'am, isettle yung payment niya before po siya mag 30 days. Para po ma-reconnect. Pero yun nga lang ma'am, kapag na-AD kasi, di syempre wala na siya magagamit na connection. Since ma'am, yung mare-reconnect siya ma'am kagad once na nakapag fully payment po siya nun sa arrears niya. Yes po ma'am. Pero may mga cases kasi tayo ma'am na kahit posted na naka-zero balance siya, hindi kagad nagkaka-internet si client. So may mga customer service naman tayo ma'am, nasa modem din 'yon, meron mga contact numbers na pwede nilang tawagan in case for example hindi lang mag-reconnect kagad po para po ma-troubleshoot po natin. Tapos ma'am, since connected na rin dun sa question mo, for example po, balik ako dito. For example po, since kasi naka-advance bill siya, for example po, na-ADS siya ng 15, eh hindi po siya nakapag-payment kagad. Eh buo na po niya sasabihin ng client, eh buo ko nang na-receive yung bill. So, eh naputulan ako ng November 15. Di ba dapat mababo, eh nakapag-bayad po siya for example, ba ako to? For example po, nakapag-payment si client ng mga November 20.
bago siya ma-PBS, November 20 for example. So for example po, nakapag-payment siya ng November 20, buo niya pong binayaran. By next bill, since 15 to 20, naputulan siya ng 15, tapos nakapag-payment po siya ng 20, meron po siyang 5 days na kumbaga, nabilan kasi siya eh, kasi ang sakop niya po is October 22 to November 1, eh 20 pa lang po siya nakapag-payment. So parang may 5 days na hindi siya na-consume. Yung 5 days po na yun, itatimes natin doon sa daily consumable niya. Ito po yung daily consumable niya. So may 143.22 po siya na maleles doon sa next bill niya. So yung possible, kung sakali lang po ito ha, case-to-case scenario lang naman po. So for example po, by next bill niya, yung pang November 22 na. November 22 to December 21 na po yung next bill niya. So, since, for example, naka-installment din, 988 less yung 143, yan, magiging 8, ah, sorry. Ano yung pinag-less? Ayan, tama. So, for example lang po ito, ha? Since connected din po ito doon sa nabanggit ni Ma'am Dania. For example po, nawalan po ng connection si client by November 15 kasi hindi siya nakapagbayad. Tapos nagkapera siya kasi every 20th of the month yung sahod, for example. So nakapag-payment po siya is November 20. Since nabilan na po siya ng advance billing na 988 and by 5 days po siya na hindi niya na-consume kasi nga putol yung bill niya, putol siya, wala naman siya nagamit na internet, ang magiging next bill niya po instead of 988 kung naka-installment, magiging 844.77 na lang po yun. Ilaless po yung 5 days na hindi niya na-consume kasi naputulan po siya ng connection. Then kung naka-outright naman po siya, instead of 888, malalas po yung 5 days ng total of 143.23, magiging 744.77 na lang po yung bill niya instead of 888 sa outright. So, ito po yung pwede rin nating banggitin if after sales part na po ito, after activation. So, ito po yung billing cycle ni client. May question po ba? Any question po? Or clarification, understood na naman daw po, sabi ni Ma'am Dania. Thank you po, ma'am. Since ito naman po is katulad na katulad lang din nung kay GoFiber. Yun nga lang, ang difference po natin, tayo po ay naka-security deposit dun sa ating first payment and yung atin pong FiberX is naka-advance payment. Yun lang po yung difference niya. Kaya malaki yung bill. Kasi sa FiberX is advances po, prorated lang yung nare-receive ni client, kaya maliit lang. Sir Erinol, may question po kayo, sir? Naka-raise po yung hands. Mukhang hindi lang na ibaba, ma'am. Hindi lang yung outlet. Okay po. Napindot na naman. So, since understood naman na po, kung may question pa po ba, kung wala po, pa-heart react po ulit para lang consideration na gising pa po kayo. Ma'am, additional lang, yes, sinend ma'am. Po dun sa GC natin sa C4N2, yung cheat sheet na ginawa natin para sa reference ng mga agents para kita na nila, ito yung naka-calendar type, kita na agad yung sa isang gantong araw, ito yung babayaran niya kung gantong araw siya na-activate. Ayun. So meron nga po na kodigo na ginawa si Ma'am Rochelle in case po na mas gusto niyo mas madaling makompute yung inyong client, meron po siya doon ginawang, ang tawag mo doon ma'am, cheat card pa. Cheat sheet. parang okay na yung cheat card. Cheat card kasi ilaminate lang para magmukhang card talaga. So, yun po. Yun lang naman po yung sa part ng billing. And if may question po kayo, meron naman po tayo mga sales admin to assist you po dun sa mga GC. Then, since ma'am, tama ba sila ay direct na mag-upload sa system? Yes, ma'am. Sila yung mga starting tomorrow, once mag-upload na sila, puro sa system na tayo.
Sige, ma'am. Ipakita ko lang po yung system kung paano po tayo makakapag-upload. Pero since nga po, sanay na po tayo with GoFiber, parehas na parehas lang din po yung ating gagamitin. Wait lang po, open ko lang. Pa-confirm lang din po, with C4N2, tama po ba directly na kayo nag-upload sa GoFiber? Doon po sa inyong mga Fiber X plans na binibenta. Ma'am Dania. Ma'am, tama po ba? Kayo na po yung nagda-direct upload sa GoFiber app? Kahit chat mo lang, ma'am, sa ano po? Or si Ma'am Sel, since sa admin team. Ma'am Sel, Ma'am Dania, Ma'am Leia. Yung nasa first floor nila, ang ginawa nila, ano meron? Ayun. Tama, si Ma'am Sel po ang nagda-direct. Ayun. So for, ang alam ko ma'am, correct me if I'm wrong, from C4N2 team po, at si admin po nila yung directly nag-upload sa system. Ayan. So ipapakita ko na lang po Ma'am Dania and sa buong team po kung ano yung ginagamit natin. Same thing lang din naman po. Ito po ay parang copy furnish lang nung kay GoFiber po. So parehas na parehas lang din po sila ng system pero may konting kaibahan lang po sa itsura. So ito po si Bida Fiber app. So same thing lang din po, ito is link lang. So ilalogin lang po natin yung application natin. So since meron na po ako ditong direct kasi, ito na lang po yung gagamitin kong example. So input lang po natin yung email and yung ating password. So kung gusto niyo pong mag-change ng password, pwede po niyo pong palitan yung password po. Magre-redirect lang po siya sa email niyo to verify po kung ano yung password natin gagamitin. So click lang natin si I'm not a robot, then log in. Once po na nalag-in na, since ito nga po is may mga application na, ito po yung ginagamit namin, pag-upload po natin, makikita po natin dito yung new application. So si new application, once click po natin dyan po tayo nag-input ng new uploads. Then makikita po natin all application summary dito po sa left side. Andito po lahat ng status info po natin or application status info. So lahat po ng mga all application, regardless the status, andito po yung count niya. Then, submitted applications. Ito po is mag-enable once po na meron po tayong bagong submit. Then, yung mga new application po natin, lalabas po ito. Ito yung mga not yet verified po ng client. So, lahat po nang naka-new. So, naka-disable po kasi yung iba na kasi hindi na po natin sila ginagamit. So, kapag meron pong for compliance, may lalabas po dyan na data. Pero since wala po kasi mga data naka-zero, hindi po natin sila mag-open. So, yung mga waiting for payment natin, nandito rin po all the status. So, kung gusto pong i-monitor yung mga waiting for payment, or ito po yung mga i-visit natin, upon visitation natin, waiting for payment pa lang po, i-visit na natin to survey kung installable po si client. Kaysa po mag-payment muna siya, tapos biglang uninstallable naman pala. So, medyo hindi na po natin siya ipoproceed. So, wala na po tayong refund na mangyayari kung naka-waiting for payment pa lang, i-revisit na natin si client. So, yung usual po, kapag for schedule of installation na or nakapag-payment na si client, saka pa lang po natin siya i-activate. So, ulitin ko po, balik ako kay waiting for payment. Lahat po ito ng status ni client ay installation first. Kung installable, i-install na po muna ni client habang nagpe-payment po. Ah, sorry. Installan ni technician habang nagpe-payment po si client. So, then for schedule of installation naman po is kapag po i-activate na natin si client and nakapag-payment na rin. After mag-payment ng client for activation na po. So, once activated na, mag-close na po yung JO. And once close na po yung JO, activated na po si client. So, once active na si client, dyan na po mag-start yung kanyang bill kung kailan po siya activated. So, ito po yung summary dun sa application information status.
So, kung gusto naman po natin ma-open lahat regardless sa status, nasa all application po. So, yung uploading po natin, i-click lang po natin yung application. The promo type po natin is always regular lang po. So, once na-click na po natin si regular, next lang natin. Then, makikita po natin yung step-by-step process po. So, yung first name, parang nag-e-encode lang po tayo. Lagyan po na lang, for example, ng details. So, for example, Erwin. Tapos, yung last name, maglagay na lang kahit ano. Then, email, for example. Hindi ko lang po ito ipoproceed ha, kasi baka may ma-receive yung client. Tapos, click lang po natin ito, iti-tick mark lang natin. Once na-tick mark na, continue na po tayo sa next step. So, for example po, availability. Since tayo po ay region 4. Region po, click lang natin yung region 4. A, province is Batangas. Then, for example po, sa Lipa. Lipa tayo. Lipa. City. Yan, City of Lipa. Then, sa barangay po, wala ko masyadong familiar sa barangay. Mag-example na lang po kahit ano. Then, location is, for example, others po. Kapag po naka-subdivision, may mga nare-read po kasi si GoFiber app na subdivision. Pero pagka, for example po, click ko tong subdivision, okay, got it lang po natin. Then, pag open po natin, no option. Pag po walang naka-option dun sa subdivision, dun sa pinili nating barangay, pero alam po natin sa area is meron talaga, huwag na po natin ilagay yung subdivision kasi hindi niya ma-read. I-other na lang po natin. Yan. So, if naka-other na po siya, if meron po kayong coordinates, pwede niyo pong input para mag-direct po siya doon sa pinned location ni client. Pero kung gusto niyo naman po na, kunyari, hawak niyo po yung application, gusto niyo pong makita yung address mismo ni client, ipindutin nyo lang po yung control or i-zoom in nyo lang po para ma-pin nyo directly kung saan talaga nakatira si client. So, please drag the pin on your exact location. You may also watch demo by clicking here. So, mayroon naman po tayong option to check kung ano po yung exact address or kung paano po ito gamitin para ma-track po natin yung exact location ni client through pin. So, for example, ito po yung bahay ni client. Once po natama na po and ano na natin siya, na map na natin, continue na po natin. Then yes. Ayan. Maririd po ni client kapag ka mayroong fiber by location po or meron pa pong available na not dun sa area. Pero kung ito po ay wala, may lalabas po na not serviceable. So, hindi na po natin ipoproceed yung application kasi not serviceable or puno na po yung areas. Or pwede nyo rin pong, para to confirm, pwede nyo pong isend dun sa ating GC para po ma-check din ng ating mga sales admin kung meron pa pong available dun sa area. Then continue lang po natin si application. Lagay lang po natin kung Mr. or Mrs. po ba si Erwin. Or prefer not to say kung Verde po ang dugo. So, lagay lang po natin yung middle name niya. Optional naman po kung walang middle name kasi may mga client tayo na walang middle name. So, kahit huwag na po natin lagyan. So, nationality is local kasi nga po pang residential and pang Pilipino lang po pang masa itong offer natin. Di po tayo pwede magbenta ng bida sa foreigner. Ang pebenta lang po natin sa foreigner is fiber expats. So, yung birth month client, for example na lang, January 17. Tapos kung ilang taon na po si client, yung bracket. Then after po natin ma-input yung details, lagay lang po natin yung address information ni client. For example, own. Then, unit house, for example po, wala naman pong nakalagay doon sa provided natin na ID. Kunyari, barangay to, municipality lang yung nandun, wag na po natin lagyan. Pero kung meron po, kailangan po imamatch natin. Yun po yung encode natin dito. So, for example na lang po, wala siyang nakalagay sa ID or sa POV, kaya naka-block po na po sila. Excuse po ulit. So, after po natin ma-input yung details, if ever po na si client may other contact number pa, for example, gusto rin po nung asawa niya na input yung contact number, pwede po tayong mag-add ng mobile number. If ever naman po na
yun lang yung provided number niya, okay na po kahit ito lang yung input natin. Same with email po. Pwede silang maglagay ng secondary email. Pero yung primary email po, itong mga nandito, sila po yung makaka-receive ng bill. Sila rin po yung makaka-receive ng mga announcements and verification codes. Yun po, yun din po yung i-re-register niya sa application niya soon kapag dun sa Bida app. So after po natin ma-upload, optional na lang din po itong applicant information kung siya po ay employed or self-employed. Hindi siya next. Ano nakaligtaan natin? Hindi tayo makatapos. Hindi mapwede kung buwas sa ibang kumbawa, kayabas. Tapos yung mga hindi kailangan pala may end. Sorry, naskipan ko pala to. Kung wala po tayong input, since nagalaw ko kasi siya kanina, na-click ko siya, so lagyan po natin ng NA. Huwag na po natin lagyan ng dot or anything, so NA lang po para hindi po siya ma-read ni system. Kasi pag naglagay po tayo ng N.A, ibig sabihin po yung lalabas sa billing address niya is N.A Duhatan, City of Lipa. So wag na lang po natin lagyan ng dot kapag hiningan po tayo ng reference dun sa unit and house number at saka sa street name. So after po natin ma-input and pwede na po natin siyang i-proceed, next lang po. Then after po sa next, select lang po yung plan. Iisa lang naman po yan, kaya di na po tayo magkakamali. Then confirm lang po natin si plan. Then indicate lang po natin kung installment or one-time charge or outright or cash natin babayaran yung installation fee. So kung installment, ito po lalabas is divided for 18 months. And kung nag one-time charge po tayo, ang total payment po ni client, ay naglo-loading pa, 2,388 po yun. Nag-load lang po. Hello. Hindi na dumala. Ayan. So ito po yung total payment ni client is 888 at saka 15 po na installation fee. So ang total niya po is 2,388. So, if for example, naka one-time charge si client, proceed lang po natin. Then, lalabas po yung summary ni client. So, andito po yung kanyang monthly recurring is 888. Tapos, yung upfront fee niya po is, ito nga po, 2,388. So, wala pa po tayong pay via installer kasi wala po tayong acknowledgement receipt. Pero, kaya lagi pong ipipiliin lang natin is pay via payment channels. So after po natin maklik, next lang po natin. Then ito na po yung uploaded na details si client. So kung government issued ID, kuha lang ako ng sample. Ayan. For example na lang po, ayan ay ID. And kung anong klaseng ID po siya. For example, driver's license. Then kung kailangan, kung mali naman po, additional document lang po tayo. Wala po kasi ako pang sample, kaya ito na lang. So, for example, si additional document po natin is naka-other lang kasi wala pong proof of billing din sa list. Ayan. So, naka-other lang po siya. Tapos, next lang po natin. Once po na na-next natin, lalabas lang po yung schedule or appointment. So, magkuha lang po tayo kahit ano lang po para lang ma-proceed po yung application. Then, once po na kinonfirm natin, na hindi ko na po ipoproceed, once po na na-confirm na po natin, maiti-take mark lang po tayo, then ano na po siya, for verification na. So once po na nakareceive na si client ng for verification, ano na po yun, nakaka-receive na po siya ng na for validation na yung kanyang account. So once na after validation, ano na po yun, directly na po na for wait, kapag kumpleto naman po and tama yung requirements, diretso na po tayo sa waiting for payment para ma-visit at ma-service si client. Kung sakali naman po may problem po doon sa requirements ni client after ma-verify, ano po tayo? Babalik po tayo sa compliance and ibabalik po namin sa inyong application. So, ang option lang po natin is to check dun sa application
So, baba ko na po ito kasi baka ma-save ko pa, baka mag-galit yung client. So, babalik lang po tayo dun sa application na ma-check natin po yung monitoring kung ito po ay for verification, for waiting for payment, or kung kailangan na magbayad po ni client. Loading lang po. Ayan. So, for example, na-upload na po natin, papasok na po siya sa new. So, ito po new. Ito po yung mga waiting for verification natin. So, after po ng new, ma-verify po ni client, lalabas na po siya na for validation, pero naka-zero. Lagi po naka-zero kasi updated naman po kami mag-validate. So, once na-validate na po ito, papasok na po siya sa waiting for payment. Then, kung hindi po ito, hindi po tama or may kulang po dun sa mga information ni client for compliance po, then i-heads up po kayo ng mga sales admin po natin para po makomply niyo po yung needed requirements na hiningi po ng validation team. Yun. Then, dala-diretso na po tayo dun. So, any questions po ulit and clarification? Hello po. Ayun, sir, gada yung ano sa po. Any question po or number siya? Any additional question po, particularly sa admin team natin na mag-upload? Baka po may question kayo sa uploading. Mukhang wala kasi sanay na sila yun sila sa kaya hindi na yun. Sabi nila, oh, mani-mani lang pala yan. Dali-dali lang. Sanay na kami dyan. Baka ganun. Ayun. So, before po mag-take over ulit si Ma'am Rochelle, may last lang po ako na i-share. So, ito naman pong part na to is for client. So, pwede po natin itong i-suggest kay client once na makapag-activate na sila. Ito po is for future reference si client para po dun sa kanyang online application. So, pwede po siyang mag-register using yung registered email address niya. And yung contact number, then yung registered first name and last name ng account name ni client. Then create lang po siya ng password to proceed para makapag-register po siya dun sa application. So for example po, nakapag-application na po si client, nakapag-register na po siya. So meron po tayong option to check po. Wait lang po. Pero ito po yung example ng registered account na po ni client. So, ilalagin lang po. Same thing lang din po with Fiber, GoFiber. Meron din po sila dito. Mas detailed ba lang po yung kay GoFiber. Pero ina-enhance pa naman po itong si Bida. Soon, magiging kamukha na rin siya nung kay GoFiber kung familiar po kayo. So, kay Bida, Fiber app. So, ito po yung, for example, registered account na ni client and yung password na create niya. So, ilalagin lang po niya yun. Ilalagin lang po natin to. Then, ito po yung makikita ni client. So, makikita po niya sa dashboard kung magkano, kung may pending balance po siya. Pero, since ito pong client na ginamit natin is naka-zero. So, yung bill history, makikita rin po nito. Hindi ba lang po masyadong gumagana itong part ng sa My Modem. Ito po kasi makikita natin kung ano yung modem temperature and yung signal strength ni client. So, dito pala makikita niya kung may problem po yung connection niya. So, ito po yung sa first page. Kung sakali po ito ay merong balance, may lumalabas po dito sa babang part niya na sa ibaba po na payment options kung para po mag-redirect siya dun sa mga payment centers po natin like GCash. So, andun po, and Paymaya. Paymaya and GCash pa lang po yung available with PIDA and other bank po na through debit and debit or credit card. So, andito rin po yun sa babang part. Kaso, since naka-zero balance po, kaya hindi siya nag-reflect.
So, ang another po natin, sa second po natin, is yung bill history. Yung bill history, dito po natin makikita yung SOA ni client. So, kung SOA po niya by August and by September, dyan po natin makukuha. Downloadable po yan. So, pwede nilang i-check through downloading. Then, help and support. Hindi ko po masyadong... kasi meron po ditong technical issues na pwede pong i-support ng customer service. So, kung if ever po, meron po tayong mga form. Pakita ko lang din po yung form. Kapag po ito po yung customer service part na po ito, after sales. So, sa future po, if in case magkaroon po ng problem, yung inyong client, pwede po kayong mag-report directly sa amin po. So, hindi ko po masyadong sinasuggest. Pero kung how to use po itong application, nandito po yung support and guide from BIDA po. So, yan po yung BIDA app na ginagamit po natin for billing support mostly and for after sales concerns po ni client. So, i-share ko lang din po ito para po makapagtanghalian na tayo. Ay, mata po pala. So, ito po yung help. Ito po yung form na ginagamit namin kapag may concern po yung inyong client. So, i-share po namin ito sa GC para in case sa future magka-concern si client, pwede nyo pong i-input po dito yung details ni client. So, andito lang naman po yung mga ano niya. Ito po yung mga activated clients na natin. So, active contact number para po matulungan natin si client. Siyempre, kapag activated na si client, palagi naman pong ang una niyang kinukulit is kung sino yung nagpenta. So, pwede nyo pong i-report sa amin, kayo as agent or agency, pwede po kayo mag-report directly dito nung active accounts natin. Ito po yung isa sa ating ginagamit. Pwede rin po kayong mag-direct doon sa ating Facebook page, yung Optimus Fiber Solutions. Sorry, ano nga ba yun? Optimus Fiber Solutions Inc. na Facebook page po. Possible si share naman po yun ni Ma'am Rochelle or pwede po rin pong i-type sa... Share ko din doon sa group yung ating customer service support. So, yung contact information natin. Then, yung Facebook page. Ayan. Pwede rin po silang direct na magtumawag doon sa mga number. Pwede nyo pong i-provide sa kanila. Or pwede rin po na mag-chat sila dito sa Fiber or doon sa ating email support po. So, yun po yung other tools na pwede natin gamitin para po makapag... ayan po. Direct si client sa atin. So, yan po yung ating... Facebook page and email support and contact number po for Batangas and Quezon. And don't you worry po, sumasagot po ang team natin sa number, dyan po sa number na yan. Grupo po yan ni Ma'am Rafa, sumasagot po sila sa concerns. Bali, under ko din po yung customer service, kaya big help po sa amin na kung makakapag-direct kayo sa amin ng concerns ng client para hindi na po tumagal kasi ayaw po namin na parang naliligaw si client, hindi niya alam kung saan siya lalapit. So marami po tayong options para po ma-service, mabigyan natin ng good service si client during application up to after sales nila po. So yan po yung options po nila. So yun lang po sa part namin as sa processing team, sa back office, and sa customer service part. So if ever po may concerns kayo, meron po naman kaming team na nandun din po sa GC to support po yung concern. If ever po, pwede rin po kayo mag-direct na mag-PM sa akin if may mga concerns na hindi nila masagot. So, yun po. Thank you po sa inyong lahat and bibigay ko na po yung kay Ma'am Rochelle. Thank you. Ayun. Thank you, Ma'am Rafa. Yun, so far, meron po bang concerns or questions from team po ng C4N2 before we end? Quick wrap up na lang din po kami. Wala na pong tanong. Pwede na po ako mag-quiz. Kung wala na pong question at medyo shy type, same with Ma'am Rafa, pwede po ba kaming makareceive ng heart reaction or like reaction po from your end? To ensure lang po na naandyan pa kayo. Baka po kasi mamaya naka-join lang pero wala palang tao. Ayan po, si Sir Erinold. Thank you. All the way from Mindoro.
How about po yung mga nandito sa Batangas? Ayun. Yes, Ma'am Dania. In terms naman po ng selection ng area, meron po tayong assignment per MSA. So sa part nyo po, may usap din po kami with your team. Kausapin ma'am namin sila Ma'am Cecil or sila Sir Archie para po doon sa specific area. Pero meron pong intended area para kay C4N2. Siguro ma'am, si management nyo na lang din po yung magbababa kung ano po yung mga municipality sa Batangas na na pwede nyo pong bentahan. And for everyone's information na lang din po, si Optimus po ay hindi lang po tayo kay Batangas. Meron po tayong Batangas, Quezon, and selected municipalities ng Quezon. Meron din po tayo sa Oriental Mindoro and Occidental Mindoro. Kaya po, kung meron din po kayong, encourage din naman po kung meron kayong mga benta doon sa mga areas na yon, let us know po para po hindi masayang. Meron pa pong questions? Yun. Kung wala na pong question so far, again, open po yung ating communication doon po sa ating C4N2 na Viber group. Initially, ang naandoon po ay sila management head plus yun pong si Ma'am Cecil para po sa inyong admin team. Kung may questions po, pakiraise na lang po doon. You can message me or Ma'am Rafa or anyone from Optimus Group or from the task force team para po sa question. Again po, reminder, hindi lang naman din po si Optimus as promised, hindi lang din po benta. Nandito po yung customer servicing natin to ensure na maalagaan po yung bawat kliyente na ipapasok namin. So kami po lahat ay nandito to support every one of you, your team, your agents, your client po all throughout. Ayun po, kung wala na pong questions, last call. In 5, 4, 3. So kung wala na po tayong questions, I think that ends our meeting or product orientation. Kausapin na lang po namin doon po sa group sila Sir Archie or sila Ma'am Cecil para po doon sa official date or start po ni C4N2 sa atin pong Batangas Province deployment. Yun. Kung wala na pong question, I think we can go now po and proceed na po sa ating day-to-day task. Yun lang po. And thank you very much po for attending this product. Thanks, ma'am. So, okay na ba sila mag-start if they have like applications na? Pwede na mag-start si C4N2? Yes, ma'am. Pwede na po tayo mag-start. Yun na lang din pong account na binigay muna namin na pinahiram. Kasi po, di ba kahapon pa lang, ma'am, nag-send ng requirements. Ngayon, ongoing okay. Pa ma'am yung processing ng coding. To start, pwede okay. Na po nilang gamitin yung pinahiram namin na code. Okay, sige, thanks. Okay, C4N2 start na tayo, ha? Thank you. Thank you po. Thank you very much po. Bye-bye. Thank you po.